Say hi to the video. Hi, wala nang video dyan. Yeah, nag video. Oh. Naghuhugas ako ng plato. Hoy! Yow! Ako nga pala si Chauncey! At kasama po natin, special guest po natin ang kapatid kong si Tricia. Hi, Tricia. Yan, kasi ayaw nang lumabas. At wala na siyang magagawa kundi mag-iingay na ako. Anyway, ngayon ay pag-uusapan natin ang back to school. Ano nga ba ang back to school? Ang back to school ay yung pag nag-back ka na sa school. Ang corny ng joke. So, malapit na naman ang pasukan, lalo na dyan sa mga audience nating mga high school student at senior high school student. Kamusta? Okay pa ba? Alright! Ewan ko ba kasi dito sa Pilipinas kung ba't pag-college, iba-iba yung school calendar eh. Mga pabibo eh. What are you doing? Calling Ched. So, syempre, tuwing pasukan, pag nalalaman natin na pasukan, iba't ibang klase ang mga reaksyon na natatanggap natin mula sa iba't ibang mga estudyante sa mundong Pilipinas. Mundong Pilipinas. So, meron kasi mga tao na hanggang ngayon, 3 a.m. to 11 a.m. pa rin ang sleeping schedule. Kaya pagka malapit na yung pasukan, yung nagiging reaksyon nila, eh yung... Pasukan na naman. Assignment na naman. Yung body clock ko di pa ayos. My goodness! Meron naman mga tao na sobrang excited na mag-aral, gumawa ng homeworks, gumawa ng projects, makita ang mga professors at teachers nilang pagkabait-bait. De, joke lang kasi may baon na sila. See the light where my mom meet my hands, it calls me. And now I know, I'm powered to go. Pero kahit ano pa mga reaksyon natin, tuwing malalaman natin na pasokan na naman, hindi ka man excited o hindi ka man matulog dahil sa sobrang excited. Kasi ako hindi ko talaga alam kung bakit every time na aware ako na first day of school kinabukasan, kahit hindi ako excited, kahit naiisip ko na hindi ako excited, hindi talaga ako natutulog guys. Parang, alam mo yun, pipikit lang ako, tapos matutulog ako. Tapos maya, pag-gising ko, walang yan, pagtingin ko sa oras, mga 10 minutes lang pala akong nakapikit. Feeling mo, ang tagal-tagal, pero I can't even! So yun nga, kahit anong pang reaksyon natin sa buhay tuwing magpapasukan na, hindi natin maiiwasan na pagdating natin sa school, sa pasukan, eh ang dami nating kasabawan. Sino ba yan? Saan? Si Mami to. At? May nagbibideo ako! Oh, sige. Maliligo lang ako. Kumain na ako. Yan po ang problema ng mga YouTuber. Dito sa baba. Kapag hindi po kayo mag-isa sa bahay. Sige, saka. Ang dami pong humahad lang sa kasiyahan natin sa buhay, mga kaibigan. Oh, sige, bye-bye. So, inuulit ko nga, mga kaibigan. Nawala na ako, tayan. Kaya ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang mga mararanasan mo tuwing first day of school, lalo na pag-transfer ka o bago ka dun sa school na yun, o fresh ka o ireg ka man. By the way, totoong experience to guys. True to life. True to life! Isa sa mga pinaka-common na sabaw moments tuwing pasukan ay yung pagpasok mo sa maling classroom. Ito yung kapag late ka o sobrang excited mong pumasok o sobrang ungas ka lang kasi hindi mo inalam kung anong room mo. Hindi pong pagpasok mo sa room, ang saya-saya mo, sobrang dugyot na ng mukha mo, ng itsura mo kasi pawis na pawis ka na dahil nagmamadali ka. Tapos bigla kang titignan ng mga tao sa loob na parang gumawa ka ng kasalanan. Tapos syempre, may isip mo na paglabas mo doon, pag-uusapan ka nila, pagtatawanan ka nila, kaya sobrang mahihiya ka na lang sa mundo na gusto mo na lang kunin ka ng lupa. Hingi pong will to live. Hi class! Oh my gosh! Oh my gosh! Ano ba yan? Ano ba yan? Oh my gosh! 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 Grabe talaga! Hindi niya alam kung sa'yo yung sasya. So, ano lang yung mabawa? Eto naman, yung pagka freshman ka o kaya transfer ka sa school, bago ka lang dun sa school, wala kang kakilala, tapos wala kang dalang yellow pad. Tapos, yung teacher mo,
yung teacher mo nagpalabas ng papel. Eh, hindi mo nga kilala yung mga kaklase mo, di ba? Tapos wala kang papel. Tapos ikaw, hindi ka makahingi kasi ang awkward. Kasi hindi mo nga sila kilala. Siyempre, yung mga klase mo, bago yung mga gamit, walang iya. Talagang dalawang pad ng yellow pad, naka-plastic pa eh, no? Kaya, ayun, ngiti ka na lang. Tapos, hintay mo na lang na may maawa sa'yo, na may mag-volunteer na magbigay ng papel. Kawawa ka naman. Eto naman, yung pagka sobrang common ng apelido mo. Kunyari ako, Cruz, apelido ko. So, maraming Cruz sa buong mundo, lalo na yung pinsan ko si John Lloyd Cruz. Grabe yun. Sorry. Tapos yung instructor mo, bigla nag-roll call. Eh, magkakabarize kayo ng apelido. Hindi kayo magkakilala. Pagdating ng apelido mo, Cruz, press! Tapos, alam mo yun, kung kakilala mo yun, parang, pero hindi eh, sobrang... Minsan kasi yung mga teacher natin parang ewan. Hindi mo magpapaboto ng class officer sa first week of school? Eh, hindi nyo makilala yung isa-tisa, diba? Tapos, bigla siya mag-a-assign ng isang mag-lead. The nomination for president is now open. Tapos, syempre, di nga kayo magkakilala. Walang boboto, walang nagtatas ng kamay, lahat nahihiya. Syempre, ang awkward mag-nominate kasi mamaya ayaw nung in-nominate mo, tapos ni-nominate mo. Eh di, nagkaroon ka pa ngayon ng kaaway. Pagka mahihayin kang tao, tapos sobrang nahihihi ka na o sobrang tahing-tahi ka na, tapos di mo alam kung paano magpapaalam sa instructor mo kasi nahihiya ka nga na kaya doon sa mga klase mo, tapos sobrang agaw pansin pa na, ma'am, may I go out? Tapos biglang, that's sila magtitinginan sa'yo. After lang minutes, mamaya pinagpapawisan ka na, tapos sobrang lamig ng pawis mo. Ito ang pinakamahirap na sitwasyon sa lahat. Yung kapag mayroon nagse-selfie sa unahan mo, tapos bigla ka napapotobomb ng di mo sinasadya, tapos sobrang stolen, sobrang pangit mo. Kasi ikaw, wala kang magagawa kasi ang pangit mo doon, di mo naman sila kilala, di mo naman pwede sabihin na burahin nila kasi di ka nga nila kilala. Siyempre, mapaparanoid ka na kasi pag nakita nila yun, pagtatawanan ka nila malamang. Pero wala ka na talagang magagawa kasi, alam mo yun, minsan talagang wala kang magagawa sa buhay. Kailangan mo lang tanggapin ang lahat. Kailangan mo nang tanggapin ang mga sitwasyon na hindi laging okay. Hindi laging okay lahat ng bagay. Kaya, sana, minsan, tanggapin mo na lang na nawala na siya. Na, alam mo yun, talaga. Tama na. Tama na. Nasasaktan ka lang. So, ayun ang mga pwede mong maranasan sa first day of school mo. Kabahan ka na, okay? Warning to, guys. Kaya, kung ayaw nyo maranasan itong mga bagay na to, ayusin nyo na yung buhay nyo, okay? Gugulo nyo eh. So ikaw, kung meron ka mga nakakahiyang first day of school moments, huwag ka mahiya mag-comment sa baba, pagtatawanan ka namin. De, joke lang. At kung nagustuhan nyo yung video, huwag nyo makakalimutan i-like at i-share, huwag mong solohin, okay? And subscribe for more videos, guys. Road to 3K na tayo. Mag-giveaway ako ng brief with high specs. Goodbye! Peace! So mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng ating video schedule. Every Sunday, meron tayong bagong video, okay? Pero, minsan sinisipag akong gumawa ng video, kaya pwedeng minsan 2 times a week ang video natin. Why you always lying? No, 1 time a week lang. 1 time a week. Anyway, ayun lang.